nagpa-welcome sa inyo at hindi nagpa-refill sa inyo, bawiin nyo na kasi lugo. Magmo-moist. Ayan. Para hindi na rin siya mabilis. Papansin nyo ang daming luma to. Daming luma. Ayan po mga katubig nyo. Bali, ito pong spacer na to ay sira. Ayusin po natin ito. Kuha tayo ng pyesa dito sa mga sirang spacer. Kuha na natin ang pyesa to. Bali, ito, kinuhaan ko na rin ng pyesa pero yung karaan. Kaya hindi ko rin makitapot-tapot ito. Ito ang mga makukapot tayo pyesa dito. Kaya nagaan sa mga. Mga ganitong dispenser kasi mga disposable. Mahira ang mga sigan ng pyesa dito. Pwede rin pa talaga sa Cebu. Mahira kapag may nasirang water dispenser. Walang pyesa na pamalit. Ganito lang po mga kagandahan po mga katubig. Kapag marunong po kayo magkalikot. Naiwakay nyo din po sa mga kasunod. Ma'am, libre na po yung pre-service na po namin yung water dispenser niyo kapag maamin po kayo itong kumuha ng tubig. O, diba? Saan ka pa? Saan ka pa makakita ng offer na ganyan, diba? Kaya, pero kung magpapahiram lang din naman kayo ng dispenser tapos din kukuha sa inyo ng tubig, eh wag na! Sayang yung effort mo sa pag-ayos at pag-ilinis. Kasi hindi po kahit may dispenser ka ay okay na yun. Pagkakaan ng mga tubig sa amin, talagang inaano namin yan. Weekly po namin nililinis yung mga water dispenser ng aming mga customer para sigurado din tayo na malinis pa rin yung malinis na yung tubig na i-deliver mo tapos yung water dispenser mo naman ay hindi malinis, magkakaproblema rin yung ano mo. Kaya weekly po dapat nililinis po natin yung mga water dispenser ng ating mga customer or yung mga pahiram natin. Kung meron po kayong mga pahiram na water dispenser ay talagang dapat sinicheck din po lagi natin na kalinis yun. Sa mga baguhan pa lang dyan sa mga water refilling. At maganda nga rin ba magpahiram ng water dispenser sa ating mga customer? At ano yung mga benefits na makukuha nila or makukuha mo rin sa kanila? Kasi in case na nagpahiram ka ng water dispenser, kailangan meron kayong agreement na gagawin at papipirmahan mo sa kanila para maganda talaga. Ito kasi sira ko na bali. Hindi ko alam anong ginawa ng customer ko dyan. Bakit na bali talaga yan?
kala nila dali lang mag-ayos. Pero pagka hindi naman sa amin customer at pag may nagpaayos sa akin, sinacharge ko na yun sa kanila mga katubig. Sinacharge ko sa kanila yun. Kasi ang hirap din kaya mag-ayos yung dispenser. Kala nila ganun lang kadali yun. Mahirap din. Mahirap din po mag-ayos ng water dispenser. Lalo kapag ka walang bayad. Pagka walang bayad po, mahirap ayusin. Kung may bayad, madali lang ayusin yan. Kahapon, meron din ako sinervisan na water dispenser din. Di, sa amin binili yung water dispenser, pero hindi sa amin nagpaparepair. Yun ang sinasabi ko kanina. Galing sa inyo. Pero pagka hiniram sa inyo at hindi nagpa-refill sa inyo, bawiin nyo na kasi lugi kayo mga katubig. Once nasira yung water dispenser, wala kayong ano. Kumbaga wala na nga kayong kinita sa kanila, tapos nasira pa, lugi negosyo. Poset niya, lilinisin pa natin niya mamaya mga katubig. Gawa na ang daming daming lumot saka maraming dumi, ayan o, madumi pa, kaya lilinisin natin yan mamaya. Madumi pa siya, madumi. Ayan po mga katubig, at nalinis na po natin yung mga hose niya, no. Saka nalinis na rin natin to kanina, di ba? Sobrang dumi. Ayan. At ayan, nalinis na rin natin. Balik na natin to para mamaya lahatin na natin yung paglinis niya. At napalitan na rin natin yung kanyang relay. Yung kanyang relay po ay napalitan na rin natin. Papakita ko po. Papakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung relay niya. Nandito po yung nakalagay. Oh. Dito. Ayan. Turo ko sa inyo mamaya. Ayan mga katubig. Balik na natin. Ayan mga katubig, ibalik na po natin ito. Para ma-deliver na po natin sa customer, no? Ayan mga katubig. Ito po yung ginabit natin. Ito. Ito po yung heater niya. Diba maliit lang, mga tatlong baso lang po yung laman yan. Lagyan na rin natin ng teflon to, mga katubig. Para pag nagbalik tayo ng ano, ng grip, ng faucet niya, hindi na mahirapan. Hindi tayo mahirapan maglagay. Alin po sa kabila mga katubig, lagyan din po natin ng teflon yun. Plus. Pugasan ko lang muna yung kanyang cover dito para maikabit na natin at maibalik ko na para ma-deliver na natin to. Tipan po natin yan mga katubig. Yan. Nakikita nyo po. Tinitipan ko po yung ano. Para hindi sumingaw yung preyon. Pero dapat yung tinitape natin dyan ay ano. Yung aluminum foil. Eh kaso wala tayo. Di tape na lang. At naibalik na natin yung kanyang styrofoam. Yan. At ayan na may mga packing. Naipacking na rin natin yun. Para yan kasi yung nagpuprotekta sa kanya. At hindi siya magmo-moist. Ayan.
para hindi na rin siya mabilis hindi mabilis mawala yung lamig ng ating water dispenser. Ayan. Maganda na mga katubig. Umaya makikita nyo talaga pagka nabuo na yan. So, mga katubig, at nilinis natin, no? Nalinis na po natin. Babalik na po natin. Lagyan po natin to ng goma. Ito po yung lagi nyo huwag nakakalimutan na ibalik. Ayan mga katubig, at nabuo na po natin siya, no? At lilinisin na lang po natin yan. Lilinisin na lang po natin. Ayan mga katubig, at hugasan na natin yan. Ayan. Hugasan na natin yan. Video pa. Yan ang mga katubig, at na-deliver na natin yung water dispenser. Yan. Malinis na siya.